Hi guys, Maris Velasco here. Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba pumuti yung singit ko, kung paano ba magpaputi. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano siya pumuti. So, hindi ko naman sinasabi guys na perfect yung singit ko, kaya lang masasabi ko na pumuti talaga siya at hindi ko nga lang siya pwedeng ipakita, pero confident naman ako na maputi yung singit ko. So, paano nga ba umiitim yung singit natin? So, before kasi guys, dumaan din ako sa ganyan na umitim talaga yung singit ko. So, na-stress ako. Paano ko ba siya papuputiin? So, yung number one na cause kung bakit umiitim yung singit natin is dun sa ating underwear, masikip yung ginagamit natin. O kaya masyado siyang mag-arter. Diba may panty na ganun yung masyadong mag-arter dito sa may bewang and then dun sa may singit. So, yun yung unang nakaitim ng ating mga singit. So, ang ginawa ko guys, bumili ako ng underwear na medyo maluwag siya at hindi siya masyadong garterized. Diba may mga ganong panty? So, ganun yung mga binibili ko ngayon. So, ganun yung isinusuot ko. Tapos, i-share ko na sa inyo ngayon yung ginagamit ko kung bakit pumuti yung aking mga singit. So, una kong ginamit guys is, syempre, before gumagamit ako ng Kojisan, yun kasi yung nakakapagpuputi, diba? Kaya lang, napansin ko dun sa singit ko, hindi talaga siya pumuputi kahit kumapit ako ng Kojisan. So, gumamit ako ng, eto guys. Ayan. Abune yung tawag dyan. So, ito yung ginamit ko. And then, ginagamit ko rin siya sa katawan. So, spa milk salt ito. So, nakakapagpuputi siya kasi nga meron siyang gatas. So, moisturizing, whitening smooth and baby skin. So, ito ginagamit ko siya sa katawan. So, nakakaputi talaga siya. And then, sa kilikili and then sa singit. So, dinadamihan ko yung lagay nito sa singit ko. And then, binababad ko siya ng 5 minutes. So, depende sa inyo kung gusto nyo mas matagal. So, and then, ini-scrub ko siya dun sa singit ko. Kaya lang guys, huwag masyadong sobrang scrub dun sa singit natin kasi manipis lang yung balat natin dun. So, ito yung nakapagpaputi. So, napansin ko na pumuputi yung singit ko dito. And then, pagkatapos ito guys, meron pa akong ibang ginamit para mapaputi yung aking mga singit. So, diba, nage-eskinol tayo guys. Nage-eskinol. So, ang ginagawa ko, pagkatapos ko siya sa face, gamitin, ginagamit ko siya sa singit ko. So, yun, pinapahid ko rin siya. Everyday ko siya ang ginagawa. And then, kasi nakakapagpaputi din ba yung eskinol. So, yun, clear lang yung ginagamit ko, guys. Tapos, wait lang. So, everyday ko nga siyang ginagamit. And then, pagkatapos ko siyang i-eskinol, so, ginagamit ko rin siya sa kilikili. So, ganun. So, before guys, naglalagay ako ng lotion sa singit ko para pumuti siya. Pero, hindi siya effective sa akin kahit ano lotion yung gamitin ko. So, kaya gumamit ako ng Nivea cream. So, ayan guys. So, before, ginagamit ko to sa face ko. Kaya lang, masyado siyang malagkit. Kaya hindi ko siya masyadong gusto. So, ayun, hindi ko na siya ginagamit. And then, sabi ko, itry ko siya sa singit ko, baka mag-effective siya kasi 'di ba pampalamot din 'to at saka alam naman natin yung Nivea is pampaputi. So ayun, ginamit ko siya sa singit ko and then napansin ko guys, everyday ko siyang ginagamit bago ako matulog. And then napansin ko guys, kasi everyday ko siyang tinitingnan sa salamin ng singit ko and then yun. Napansin ko guys na pumuti talaga siya. Mga almost 1 month. 1 month ko siya na nag-lighten na and then ngayon nasasabi ko na maputi siya. Hindi man siya ganun kaputi pa. So, ayun. Kaya continuous ko lang itong gagamitin para mas pumuti pa yung singit ko. So, para mas maganda siya, diba guys? So, ayun lang guys. Yung masishare kong tip sa inyo kung paano pumuti yung singit ko. And then, pwede nyo rin siyang itry sa inyong mga singit. Baka sakaling, diba, maging effective din siya. So, ayun lang guys. Yung video ko for today. And sana may natutunan kayo at ang gustuhan nyo to. And huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. And yun lang po guys. And hope to see you on my next one. Bye!